Hey guys, I'm Paolo and welcome to Pugot Arki, the podcast. Hello mga ka-Arki, welcome to another episode of Pugot Arki, the podcast. This is your host Makoy, together with my co-host Barbs. Are you there? Yes, I'm here, Makoy. Mm-hmm. Kamusta ka naman? Well, this past few days, andito na ako sa bahay. Dahil sabi ko ang nakaraan pa, dumadami yung cases. So kahit as much as I want to go out and, you know, just walk around, medyo natakot ako. Alam mo yun, mahirap kasi pag OFW. So pag nagkasakit ako, walang ibang titingin sa akin. So yun, I choose to be safe na lang. Eh, how about you, Max? Kamusta ka naman? Ayun, weekend. So mayroon akong assignment sa isang non-Arky related na pinagkakabalahan ko. Wow. Actually, nabanggit ko siya sa previous podcast natin. Nagko-comply ako ng assignments. Well, sana all laging busy all. At laging may time for the podcast. Ay, wow. Eto ba, Barbs, matanong ko lang. Nung college ka ba, na-try mong sumali sa mga ano, sa mga art contest? Maliban sa mga ano, mga view contest mo na sinasalihan before? Well, to be honest, hindi ako nakakasama. Kasi first and foremost, when I was in college, masasabi ko na hindi ako yung one of the best among my classmates when it comes to drawing or sa anything art-related. Kasi ang gagaling ng mga classmates ko dati. As in, parang lang ako, ano, sucks lang ako. I realized when I entered college na, sucks lang. Sucks lang pala ako. Ganito lang. So, I was more of a support system lang. Hindi ako yung talagang pupunta doon para sumali sa mga contest. How about you? Sumasali ka ba noon when you were in college? Actually, hindi. Pero kapag may mga, just for fun, kapag now, celebration, tapos kailangan ng mga participants for the year level, minsan na, try kung mahila ako for the ano, contest, ganyan. Pero sa loob lang ng department. Okay, wow, okay yan. Actually, maganda din yun eh. Nade-develop din kasi yung parang competitive side mo. Diba? Ayan, so speaking of competition, eto kasi, meron tayong ano, guest. Oh. Kasi kung hindi mo na itatanong noong, kailan ba yun? Noong WAD? World Day of Architecture. So, ayun. Sa somewhere in Area A1A. Area A1A, kapag sa UAP, sa somewhere in Luzon. Oh, alright. Oo. Tumambay ako doon sa isang event ng UAP sa... Kasi nakita ko sa ano sa news feed ko, eh ba may ano may pa-contest sabi ko or may program sila. So ayun, nang usisa lang ako. Tinignan ko kung sino yung mga mananalo. Yung mga nandoon sa contest nila, mayroong photography, may live sketching at saka yung coffee rendering. Tapos ayun, inabangan ko kung sino yung mananalo. Tapos sabi ko, bakit hindi natin kuning guest yung mananalo, sabi ko. So ang napili ko doon, yung medyo kakaiba, yung coffee rendering. So eto na nga. Nandito na yung nanalo. Aha! Yeah, aha. Ipakilala na natin si Paolo Emmanuel Garceliano. Hello, Pao. Hi, Pao. Hello po, everyone. And good afternoon po. Wow. Ay, congratulations ha, for winning the coffee rendering contest. Ay, bongga yun. Yes. Oo. Ikaw ginagamit mo pang render. Kakaiba ka. Oo. Actually, yun po yung pang ano natin, parang energy natin na mga Arki students, kape. So, Paolo, kamusta ka naman ngayon? Okay naman po. Actually, medyo stress sa plates pero kakayanin. Kinakaya naman. Mukhang kaya naman, di ba? So, more on ano ka talaga? More on studies ka ngayon? Ay, dapat yes po. Meron siyang mga extracurricular activities. Ayan, nagbaka nagpipainting din siya for other people. Ah, yeah. May mga side hustles ka din ba? Aside from studies, ikaw ba'y kumukuha ng mga, ang tawag doon? Commission? Parang mga commission, yeah. Sa ngayon po, hindi ako kumukuha kasi wala akong time na tumanggap ng commissions. Pero dati, kumukuha naman ako. Kasi need din para pandagdag sa gastusin sa school, sa mga materials. Kasi hindi naman permanent yung mga materials ng Arki students. So, yun. Mahal siya eh. Oo. Yes, yun, lalo na yung mga pens. Yeah. Like pens. Watercolor. Saka mga pencil colors. Mahal din. Nakakabutas A3. Ng ano. Oo. Yung canvas mismo. Nakakabutas ng bulsa, di ba? Yeah, that's true. Pao, bakit ka ba nag-Arki? Siguro, sinunod ko na rin ho yung parang passion ko, which is yung mag-drawing. Nung nag-enroll ako, wala po akong kaalam-alam kung ano po yung architecture. Kung ano po yung laman ng architecture. Ang alam ko lang po is drawing-drawing lang. Pagkapasok ko, medyo na culture shock ako kasi
Nakala ko drawing lang siya. Yun pala, parang may ano din siya. May math. Yun, medyo na, ano din, kinabahan ako nung una. Pero hanggang sa nakakayanan ko naman na, then hindi ako makapaniwala kasi galing ako sa Catholic school and ako yung mga kinokontest nila sa poster making, sketching. Then akala ko sa sarili ko, ako yung pinakamagaling. Ako yung pinakamagaling sa larangan na ganun. Then pagkapasok ko, nagulat ako. Parang nasa gitna lang ako. Hindi ako yung pinaka magaling. Hindi ako yung nasa taas ganun. So, ayun. Pero sabi ko, parang gagalingan ko pa. Actually, medyo curious lang ako, Pao. Kasi diba namanggit mo na parang when you were in high school, laging ikaw yung kontesero ka, kumbaga. Hindi pa pumasok sa isip mo to take fine arts instead of architecture? Actually, may chance ako na kunin yung fine arts. May gustong mag-scholar sa akin sa UP, sa Manila. Kaso, sabi ko rin sa sarili ko, parang ayaw ko mapalayo sa pamilya ko. Then, hindi ko din makita yung sarili ko sa fine arts. Paolo, can you tell something about the coffee rendering na sinalihan mo noong World Architecture Day 2021 doon sa Area A1A na event? Doon po sa ginawa ko. Kasi ang nakita ko pong concept ko doon sa gawa ko is architecture, mother of all arts. Kung nakita niyo po yung gawa ko, ito yung babae po siya na may crown na buildings which represents architecture, tapos may hawak-hawak po siyang plants. Yung theme po ng World Architecture Day po is clean environment and healthy world. Nung time po kasi na yung competition, brownout po sa amin . Brownout po sa amin, medyo nag-struggle ako noon, kaya kinabahan ako. Sabi ko din doon sa president namin, press, wag na akong sumama kasi parang hindi ako pwedeng maka-join kasi nga brownout, sabi ko. Sabi nung isang kasama ko, kuya, kailangan mong sumama kasi kailangan nating manalo. Yun, pinush ako, then sabi ko, sige, gagawan ko ng paraan. Ayun, nag-load ako. Ang problema pa, nung gumagawa ako, hindi ako makasend ng proof kasi walang signal doon sa doon sa workplace kung saan ako gumagawa ng coffee painting. Ayun nga, actually nawala sa isip ko na Actually, online. Yun din yung pinaka struggle ng iba sa atin, yung lalo na kapag walang kuryente din, kailangan gawin ng paraan kahit na walang pera, kailangan mag-load, kaya yun. So, kailangan talaga ng patunay na ikaw yung gumagawa, di ba? Yes po. So yun po, yun yung yung mga struggles na nangyari po sa akin nung time na yun. Nung mga kalagitnaan po, medyo nagka-problema po ulit kasi paputol-putol po ulit yung nagkaroon na po ng kuryente, kaso yun, paputol-putol po ulit. Then sabi ko, baka ma-disqualify ako kasi required na makita yung proof na video chat. Parang nagbablog while painting. Oh, pero nagawa niya, di ba? Mapara ang bata. Kasi sabi ko din sa isip ko, parang push ko lang to kasi once in a lifetime lang naman, baka sakaling manalo. Pero is it your first time to compete? I mean, kahit nung wala pang pandemic, sumasali ka na ba sa mga WAPSA, mga WAD painting competitions? Actually, ngayon lang po. Pati rin po sa coffee rendering. Actually, curious na ako, bakit coffee? Yun po yung medium talaga na nirequire ng competition, or yun lang yung talagang gusto mong gamitin? Yun po yung ni-require sa competition. Anong copy yan? Anong copy yan? Sasabihin ko pa ba yung brand? Pwede, baka naman, di ba? May sponsor tayo. Oo, baka naman. Nescafe po, Nescafe. Madaling hanapin kasi. Yes, 3-in-1? 3-in-1 ba yung ginamit mo? Or yung black yung, lang? Yung puro lang din, yung parang stick size po siya. Oh, di ba? Ang mura na. Nakagawa ka ng card. May share lang po ako. Actually po, nung mga history of architecture, basta po history of architecture, yung mga plates po doon is, ang ginagamit ko po kasi palagi is coffee. Mas madali po kasi sa akin . Mag-render ng parang monochrome style po siya. Nice. Nakapag-practice na. Yes po. Ano, hindi pumasok sa isip ko yun. Ako din. Kasi kapag ako, baka langgamin yung tinambak na plates or Hindi ko siya naisip, diba? Na gamitin. Lagi po man din akong naubusan ng brown kasi di ba parang laging naubos. Unang naubos sa prank ko is brown. Kasi kapag nag-render ka ng section sa di ba, kuha pati yung ground. Oo. Yung art field. Naisip yun. Ba't di ko naisip? Alam na ng mga listeners natin, may tip na kayong matutunan. Okay, is the alternative.
Coffee is the key. Oh yeah. Tanong ko din, ilan ba kayo sumali nun? Siguro po mga 4. SLU-UC. And then? Yung part sa La Union. Oh, okay. So, apat kayong participants. And you are from? I'm from Urdaneta City University. Yan. Kaway-kaway naman dyan sa mga UC, UARC students. Yes, shout out. Shout out. Okay, Pao. Ito, nasabi mo kanina, di ba mahilig ka sa arts? Ito, paano mo naman na-discover sa sarili mo na yung art ay para sa'yo? Nung simula kasi nung bata ako, nagdo-drawing-drawing na ako. Actually, nakakaya kasing sabihin, pero sasabihin ko na din. yung unang dinodrawing ko kasi yung mga princess. mga princess characters, ganun. Yeah, Ben 10, Princess Saramunting Princess, ganun. Itagaya-gaya ko sa TV, yung larong text and mga pogs. Kinokopya-kopya ko na yung mga characters doon. Mm-hmm. Yes. Then yung mga Pokemon, hanggang sa ano, parang sabi ko, kailangan kong i-enhance yung skills ko. Kaya nag-start na din akong mag-portrait and yung mag still life. Anong still life yun? Yung nasa actual place ka. For example, nasa bukid ka, ganun ka lang gagayahin. Kasi sabi dati, still life, unang pinadrawing mga fruits. Ayan. Pero yung sa'yo nung bata ka, yung open field. Yes. Nung college ako, may higher batch kami na ang visual tech nila, nude. As in, pero hindi namin hindi ko po. Ay, ako rin po. Hindi ko rin po na-experience yun. Pero may natanong din ba ako mga higher yung experience po nila? Oo nga eh. Ano naman yung mga media na kadalasan mong ginagamit sa mga artworks mo? Is it watercolor, watercolor pencil, charcoal? Ano? Ano yung pinaka-favorite mong gamitin? Oh, maliban dun sa kape kanina. Colored pencil. Kapag portrait, then kapag sa plates naman, watercolor, ganun. Basta involve yung water. Kasi mas madali siyang, mas madaling i-render yung mga, for example, yung mga floor plan, ganun, yung mga tiles sa watercolor. Brush na lang. Yeah. Pwede pang matanong, ano naman yung grade mo sa mga visual tech? Actually, nung last visual tech ko po, hindi naman po sa pagmamayabang. Hindi, walang ganun. Hindi. siguro nasa, ano po, nasa third ako na pinakamataas sa klase namin. Wow. Then, nung visual tech 1, ang last plate po kasi namin doon is yung sculpture making. Then, ang ginawa ko po kasi doon is si Grim Reaper. Parang yun po yung humugot po sa grades ko nung prelims and midterms kasi medyo mababa ako noon eh. Kaya, nung finals, medyo bumawi ako kaya yun. Medyo tumaas. Hinugot ng finals. Ano naman yung favorite plate na ginawa mo sa visual tech? Yung ano, yung sculpture. Yun talaga yung pinakamataas na nakuha kong grades. Anong medium mo gamit sa sculpture? Yes po, clay. Para po siyang pangbatang clay. Hindi po siya yung parang super sculpy na ginagamit talaga. Yung parang ano po siya, yung dong ape po yun. Ayaw talaga sabihin ni Pao, no? Kung ilan yung grade niya? Not less than, kan po, 80. Mataas na yun. Napaka-damot naman ng instructor mo. Kasi kinabahan din po ako noon kasi medyo mababa po nung prelim and midterm. Then nag-ano po sa finals. Bumawi ka ng finals. Maliban sa mga RQ plates mo, ano naman yung mga pinaka-mahirap or challenging na drawing, artwork na ginawa mo? Tapos pwede ka bang magkwento sa mga ginawa mong to? Yung pinaka-mahirap po siguro na artwork na ginawa ko yung ano, yung charcoal, yung paggamit po ng charcoal sa lalo na sa mga portraits kasi hindi ko po ma-achieve yung ano eh parang smooth style. Ang style ko po kasi na ginagamit yung medyo rough po siya. Parang mas nahihirapan akong parang gawin yung mga ano yung mga style niya parang hatching ganun, mga pointillism ganun. Medyo nahihirapan ako doon. Mas magaling ako sa ano sa mga may kulay. Sa colored pencil sa painting. Pero magaling ka pa rin naman eh. I mean, yung coffee ay monochromatic art pa rin siya. Yes. Yes. Though kasi it involves water. Kasi nabanggit mga may tubig, mas flexible. Yes po. So ikaw ay isang waterbender. Avatar. Avatar. Pao, pag ano ba, syempre magaling ka na sa visual tech. Sabihin na natin. Yes po. Sa mga graphics, nahirapan ka ba? Kasi diba more on visualizations. Technical. Yung like most especially yung graphics too, yung gagawa ka ng isometric view. Naging challenge din ba yun sa'yo? Sobra. Sobra po. Kasi
nasanay po akong ano eh, nasanay po ako sa visual, then bigla pong mag-a-ISO. Ngayon din po pero medyo nahihirapan po ako sa ano, sa plates namin, which is yung digital na, kasi nasanay po kami sa manual eh. Lalo na po yung AutoCAD. Medyo nahihirapan po ako kasi ngayon lang po ako ano, gumawa ng plate na gamit ang AutoCAD. Pero sa ngayon po kinakaya ko naman. Kasi kung that's good. Kasi kung hindi na po natin sasanayin yung sarili natin, mas mahihirapan tayo. So, ano naman yung ma-advise mo, Pao, sa mga ARCHI students na, alam mo yun, medyo nahihirapan sila when it comes to rendering, manual rendering. Any tips na pwede mong i-share? Mga advice? Siguro, ang mabibigay kong advice, if nafe-feel nila na hindi sila magaling sa ngayon, parang nafe-feel na hindi sila umaangat, hindi sila nagpa-progress, try lang ng try hanggang sa masanay ka na din. Kapag na-feel mo na na nasasanay ka na doon, for example, kapag sa ano, nasanay ka sa digital, tapos mag-manual ka bigla, parang huwag mo sabihin sa sarili mo na hindi mo kaya, kasi kaya mo. Sabi nga nila, practice makes perfect. Then, sa architecture, talaga normal naman din yung mahirapan tayo. Kasi kapag hindi naman tayo nahihirapan, parang hindi rin tayo mag-grow sa yung larangan na kinuha natin. Ah, ito Paolo, alam ko lahat tayo meron ito. Pero ano yung pinaka-sabaw moments mo ngayong college? Siguro po yung ano, munti kang pumasok na hindi... naka-chinelas. Yes po. Siyempre, ARCHI students tayo. Lalo na kapag yung nagpupuyat tayo, ganun. Na-experience ko na din na, ano, siyempre, kapag puyat, hindi pwedeng maligo, ganun. Tapos kapag may klase, ganun, medyo bangag, sabaw. Asya kapag kinakabahan din po, medyo sabaw. Lalo na kapag, ano, defense. Okay, so Barbs, for our takeaway, and for the ARCHI students out there na nahihirapan sa kanilang mga plates na may kinalaman sa rendering, ayun, hanapin lang nila kung ano yung gusto nila for themselves. Alamin kung ano yung mga perfect coloring materials na pwedeng maging gamay nila later on. Kasi lahat naman yan nadadaan sa practice, di ba? Saka sabi nga ni Paolo Emmanuel kanina, huwag niyong sukuan, di ba? So, ayun, practice lang ng practice. Kasi ang skill naman na yan ay hindi agad-agad na binibigay sa'yo ng may kapal. Diba? So, kailangan mo rin siyang ano, i-enhance through practicing. So, ayun. Wow, yeah. Sobrang nakarelate ako kay Pao nung sinabi niya kanina na when he was in high school, akala niya magaling na siya kasi lagi siyang sinasali sa mga contest, representative ng school, ganyan. Tapos pagdating niya sa college, parang, ay, hala, hindi pala ako ganun kagaling. Gagaling ng mga classmates ko. Kasi may ganyang moment din ako when I was in college. Para ka bang ano, small fish in a big pond pagdating mo ng college. Na akala mo sobrang galing mo. Naalala ko nga nun, nung high school ako, pag mape na, pag arts, yung mga klase ko, talagang lumalapit sila sa akin, nagpapa-sketch sila pag nagpa-painting, sketch muna, tapos sila na magkukulay. So, ganun. So, parang feel na feel ko na parang, ay, ang galing ko siguro, ganyan. Tapos, officer pa ako ng art club, ganyan. So, feel na feel ko na, bongga, di ba? So, pagdating ko ng college, my God, yung mga classmate ko, ang gagaling. Merong kami eksena nun na lumabas kami ng building namin, meron siyang malaking sculpture sa labas. So, yun daw ay idodrawing namin using charcoal pencil. So, dinag-drawing kami, magkakatabi kami yung mga klase. Eh, during that time, medyo insecure na ako noon kasi yung mga klase ko, ang gagaling talaga. Ewan ko ba, na-timing ako sa block na ang gagaling. Tapos, drawing ako ganyan. Dumaan yung classmate ko nung high school. Sabi niya, uy, Barbs, ayos ang cool naman yan, nag-drawing kayo. Ah, okay. Sabi ko, ano, ito, ano namin sa isang subject namin, visual tech, ganyan. Tapos, tinitingnan niya yung drawing ko. Parang, isip-isip ko, hala, sana umalis na siya, ganyan ako. Sana hindi niya masilip yung gawa ng mga classmate ko. Kasi ang gaganda. sa isip-isip ko, gano'n. No? Kaya, alam mo yun, kaya feel na feel ko talaga yung sinabi niya. Kasi kapag gagawa ka ng plates sa ibang lugar, lalo na sa library, gano'n. Parang may ano eh, parang may art exhibition. Oo, talagang maraming audience yan. Kaya...
Kaya talaga nun, nagdadasal ko talaga na hindi niya masilip yung mga gawa ng classmates ko. Kasi kulelak talaga yung sa akin. Kulelak talaga. Kaya nga nung yung isang movie pa, ewan ko kung natatandaan nyo yung That Thing Called Tadhana. Yung bida doon, yung character ni GM D. Guzman. Si Anthony, isa siyang artist doon eh. So, nag-UP siya, Fine Arts. Tapos, may scene doon na tumititig siya sa isang painting. Tapos sabi niya, insecure siya nung college. Kasi may mga klase siyang malang, abueva, ganyan. Tapos, samantalang siya, ito yung line niya eh. Akala ko, magaling na ako eh. Marunong lang pala. So, feel na feel ko yon. Ganun na ganun ako nung college. Kaya naman, it took time na matanggap ko yung ganun. Kaysa naman maging bitter ako, syempre. Kaysa naman mag-compete ako sa ganung bagay. Alam ko naman, sabi na natin, ano siya, talent siya. Pwede mong i-improve ya. Pero hindi lang naman kasi yan yung batayan ng pagiging isang magaling na estudyante. Yes. So, tumawi ako sa ibang paraan. Like, mas in-improve ko yung technical, like for example, math, mas nag-aral ako doon. Kasi sucks lang naman ako, hindi naman ako bumabagsak eh sa mga visual tech. Masakit lang tanggapin na parang, ala, ba't nakaka-70 plus lang ako sa, alam mo yun, 79, 78, bakit ganun? Parang ang hirap lang lunukin. But I learned to accept it, and you know, hindi lang naman nga yun yung ano, hindi lang naman yun yung side ng architecture. Malawak ang architecture, may research, may math, alam mo yun, may design, ganun. So yeah, so feasibility studies ganyan. Yes, may mga feasibility studies. So feeling ko, no, pagka-batch ko tong si Pau, hindi ko to tatabihan. Hindi ko tatabihan yan. Makukompare kami. Makukompare yung gawa ko. Kahit yung gawa ko sakto lang, tapos yung sa kanya sobrang galing, naku, magmumukhang chibi pa yung gawa ko. So, sorry na, Pao. Pero hindi ko tatabihan. pero definitely, magtatanong ako kay Pao ng advice. So, I hope, Pao, no, pag may nagtanong din sa'yo na classmates, or siguro anyone who's parang planning din to take architecture tapos humingi sa'yo ng tips, mag-share ka din kasi masarap naman sa pakiramdam na nag-share ka ng knowledge sa iyong mga ka-artists. Alright? Yes. Sigurong masasabi ko lang po, kung ano yung gamay mong medium. For example, gamay mo ang digital, gamay mo ang charcoal, gamay mo ang watercolor. Siguro parang follow your heart na lang. kung ano yung nakasanayan mo. Saka parang kapag gagawa ka ng mga artworks, dapat palagi mong isa puso yung ginagawa. Saka palagi mong isa masigad. Ganun. Kasi kapag wala namang mali kapag sigad na yung kasama mo sa tabi. Yun. Yes, walang mahirap. I mean, mahirap siya, pero tutulungan ka niya. Pero kinakaya. Ganun. Kinakaya. Correct. Kinakaya. Pao, any parting words para sa mga listeners natin? Again po, thank you po kasi in-invite niyo po ako dito. And first time ko pong ma-invite sa ganit, maging guest. And thank you rin po sa mga nakikinig. And sana huwag kayong gumive up kung nafe-feel niyong nahirapan kayo. Kasi part yan ng process. Ayan. So, ikaw, Paolo, meron kong gustong mga batiin dyan, mga friends mo. And then, where can they find you? Do you have any social media account? I-plug mo na rin kung gusto nilang mapagawa sa'yo ng mga artworks, mga sketches, ganyan. Again, gusto ko lang pong magpasalamat kay Harold J.V. Tabares, then kay President Aljun po ng UCU. Kasi sila po yung nagpasok sa akin na makilahok doon sa coffee rendering. So, yun po. Then, sa social media, Facebook lang po yung meron ako. I-add nyo na lang po ako, Paolo Emmanuel Garceliano. Yes, so we will be posting your social media account on the description box. So, i-check na lang ng mga listeners natin kung gusto nilang i-check out yung mga artworks mo that you post online. Yan. Yes, po. And I hope, Pao, i-post ka pa ng marami para ma-share din namin sa Hugot Archive Facebook page. Oh, i-market namin yung gawa mo. I-market natin. Wow. Alright, and to our Hugotarian listeners out there, kaway-kaway naman dyan. Thank you so much for listening to our Hugot Archi, the podcast. Please don't forget to follow us on Spotify, Apple Podcast, Anchor, and other podcast hosting platforms on the web. And if you have any topic that you want us to discuss on this pod, just PM us on our Facebook page, Hugot Archi. That's Hugot Archi.
or you can also DM us on our Instagram at hugot.arki. Just remember to like and follow us for more Arki memes and updates. And by the way, we also upload our podcast on our YouTube channel, Hugot Arki. So please, please, please subscribe, like, and share this episode to your Arki friends and classmates. So again, thank you so much, Pao, for joining us today. Thank you for saying yes. At sa time mo, alam namin na busy ka kasi nag-aaral na ulit, di ba? Nag-start na ulit ang semester, right, Makoy? Oo, nag-aaral ng mga Arki ngayon. Guys, that's all for today. This has been Barbs together with my co-host Makoy and of course with our today's special guest, Pao. Thank you for tuning in to Hugot Arki the podcast. See you on our next podcast, Arki. Bye! Pao, thank you so much! Uh-oh. Thank you rin po. Thank you so much po.